Madali lamang naman ang gagawin mo, Cassie. Lumakad ka lamang sa simbahan at pirmahan ang marriage contract. Ganun lang kadali yun, anak. Hindi ko po magagawa yan, Papa. Hindi naman po ako si Ami. Alam ko, hindi ka si Ami. Hindi ikaw ang kakambal mo pero kailangang maituloy ang kasal na to. Para naman to sa kinabukasan ng pamilya natin. Kailangang maikasal ka kay Aaron Saldivar. Pero pa, hindi niya alam kung wala siyang ideya kung bakit bigla na lamang siyang naipit sa ganung sitwasyon. Nagsimula lamang iyon nang mamatay sa aksidente ang kanyang kakambal na siyang dapat ay ikakasal, ngunit ngayon ay siya na. Imbis na magdalamhati sa pagkawala nito, ito pa ang nangyari. Mas nangibabaw pa ang pagkasakim ng kanyang mga magulang at mas minadali pa ng mga ito na maipakasal sa mga Saldivar upang huwag magbago ang kanilang isipan. O sa madaling salita, walang ideya ang mga itong pinalitan pala ang bride dahil una pa lamang ay hindi siya ang kilala ng lahat. Ang kambal niyang si Ami lamang ang kilala ng mga ito at siya ay hindi. Hindi alam ng iba na may kakambal pala si Amanda Bonifacio. Siya ay ang tagong anak ng mga Bonifacio dahil sa pag-aakalang may sakit siya sa pag-iisip. Buong buhay ay nakakulong lamang siya sa kwarto at bawal makita ng iba. Kaya naman nang siya na ang ipalit sa posesyon ng kanyang kapatid, hindi niya alam kung masisihan ba siya o malulungkot. Sa wakas, napansin na siya ng mga magulang, ngunit dahil lamang sa pagkamatay ng kanyang kakambal. Kung hindi ito na aksidente, siguro'y nananatili pa rin siya sa kwarto at nakakubli sa mundo. Huwag ka nang magmatigas pa, Cassie! Sa oras na mabuliliyaso ang kasal na to, ikaw talagang sisisihin ko. Napapikit siya at napasigaw sa kanyang ama. Dumating din ang kanyang ina na pareho rin ang suot na ekspresyon. Estrikto ang mga ito sa kanya. Huwag mo nang pahirapan pa ang ama mo, Cassandra. Sundin mo na lamang ang inuutos niya sa iyo. Dapat na matapos ang araw na to na Mrs. Saldivar ka na. Mariin niyang kinagat ang kanyang labi upang pigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Ano pa bang magagawa niya? Wala na. Wala siyang choice kundi ang sundin ng mga magulang. All her life, she lived under the shadow of her parents. And now, they're pressuring her to pretend as her twin and marry the man that everybody knows how cruel he is. Sige na, pumasok ka na. Itinulak pa siya ng kanyang ina at nang magbukas ang napakalaking pintuan ng simbahan ay bumungad ang napaka-engranding disenyo na napuno ng mga kilalang tao sa mundo ng negosyo at showbiz. Sa dulo ay naroon naghihintay ang groom at walang suot na ekspresyon kundi kadiliman sa mukha nito. Napalunok siya. Ito si Aaron Saldivar, ang pinaka-iiwasan niyang tao. Suplado at masakit magsalita. Wala itong pakialam sa nararamdaman ng iba basta mailabas lamang nito ang hinaing niya. Wala itong pake kung may mabanggaman basta makamit lamang ang gusto. Hindi pa naman sila nagkita sa personal, ngunit sobrang dami ng naririnig niya na masasamang salita patungkol dito. Kung meron mang maganda, galing lamang iyon sa kakambal niya nung ito'y nabubuhay pa. Ilang taon na rin kasing inihanda ng parents nila ang arrangement at dumaan pa iyon sa proposal bago mapunta sa kasalan. Hinintay lang talaga na tumungtong sila ng 24, ngunit dahil sa hindi inaasahang aksidente, nabuliliyaso ang plano at tinakpan iyon ng mga magulang niya. Ang ganda naman ng bride natin! Smile, Cassie! Natauhan siya nang marinig ang bulong ng kanyang ama sa kanya. Nakasama niya ngayon sa paglalakad. Bumuga siya ng hangin at sinunod ito bago nagpanggap. Ilang hakbang pa ay narating na nila ang gitna at sinundo na siya ni Aaron na hindi man lamang nakangiti sa kanya. Malamang tulad niya ay napilitan din itong ikasal sa kanya. Maligayang bati sa bagong kasal! Naway magkaroon kayo ng mahabang pagsasama at magbunga ng mga anak na susunod sa yapak ng mga Saldivar at Bonifacio. Pigil ang hininga ni Cassie, ang nararamdaman niyang dumampi ang labi ni Aaron sa kanya. Nang utusan ito ng pari na halika na siya, ay tila na istatwa naman siya. Why are you looking at me like that?
taas kilay nito sa kanya. Huwag mong isipin na gusto ko to dahil lang hinalikan kita. Magising ka. Alam ko naman yun. Umiwas siya ng tingin at nagpanggap na masaya. Dumampi rin ang paningin niya sa mga magulang na mahusay rin sa pagpapanggap. Oh, Ami, iha, you're so beautiful talaga. Hindi ako nagkamali na ikaw ang napili ko para sa aking anak. Nang tapos na ang selebrasyon, nilapitan na siya ng pamilya ng lalaki at niyakap ng ina nito, si Florence. Kilala na niya lahat ng mga Saldivar dahil sa tuwing bumibisita sa kanila si Ami noon ay ikinukwento nito iyon sa kanya. Kaya naman kahit pinagkait sa kanya ang mundo, alam pa rin niya ang nangyayari dahil sa kanyang kakambal. Ngunit ngayong wala na ito, kailangan na niyang tumayo sa kanyang sariling paa. Dapat matapos na ang taong ito na buntis ka na, ha? I can't wait to have my grandchildren na talaga. Napalunok siya at sinulyapan si Aaron na tahimik lamang sa isang tabi. Huminga siya ng malalim. It's getting late now. Umuwi na tayo. Ha? Huwag mong sabihing balak mo pang umuwi sa bahay ninyo. Eh kasal na tayo. Hindi ba't ito naman ang gusto mo? Ang tumira sa isang bubong kasama ko? Umawang lamang ang labi ng babae. Malamang sa malamang ay lantarang inihahayag ni Amanda ang pagtingin dito noon, kaya naman naaalibadbaran ito. Tito, tita, paumanhin po sa inyo ngunit kailangan na naming umuwi ng bahay ni Amanda ngayon. Pwede ba? Lumapit ang mga magulang niya at humagikik. Oo naman, iho. Hindi na namin ipagkakait yung si Amanda sa'yo. Total naman, kasal na rin naman kayo. Bahala na kayo, ha? Enjoy the night. Salamat po. Matapos magpaalam ng lalaki ay nauna na itong maglakad at siya naman ay pinaalalahanan pa ng mga magulang. Go with the flow lang. Magpanggap ka lang na si Ami. At hindi tayo magkakaproblema. Ang mga salitang iyon ang lumilipad sa utak niya kahit nakarating na sila sa malaking mansyon ng lalaki. Hindi na niya magawang mamangha dito kanina dahil sa bigat ng kanyang dibdib. Hanggang kailan ba ako magpapanggap na ibang tao? Hanggang kailan ko dadalhin ang kapalarang ito? Namalaya na lamang ng babae na tumutulo na pala ang kanyang luha sa pisngi. Hindi ako masaya sa buhay ko. Mas lalo pa ngayon. Bakit ba ganito ang buhay na ibinigay mo sa akin, Lord? Mayaman nga ako, pero alipin naman ako. Sumingot siya. Mabigat ang loob ng babae na pumikit at naramdaman ang pagpasok ng lalaki sa kwartong iyon. Ngunit lumabas din iyon kaagad. Walang nangyari sa kanila ng gabing iyon. Walang pakialam si Aaron sa kanya. Iyon ang napagtanto niya nang inabot na ng isang buwan mula nang sila'y ikasal. Ni hindi ito nakatingin sa babae at tila ba mga estranghero na nasa iisang bubong lamang sila. Kumain na po kayo, ma'am. Nauna na pong kumain si Sir Aaron kanina at umalis na po siya patungo ng kumpanya. Maraming salamat po, manang. Ibinilin niya rin po palang sumama raw po kayo sa bonding ng mga fiancé ng pinsan niya mamaya para may ginagawa naman daw po kayo. Sinabi niya yun? Kumunot ang noo niya dahil hindi naman ito nagsasalita tungkol sa mga ganung bagay. Opo, susunduin ka po mamaya ng driver nila, ni Sir James. Sumimsim ng tubig si Cassie. Dahil sa walang ginagawa sa mansyon ay napag-isipan niyang pumayag na lamang. Sige po, pakitawagan na lang po ako mamaya kung nandyan ang mga sundo, ha? Opo, ma'am. Mag-isang kumain ng babae at pagkatapos ay umakyat na sa kwarto upang magbasa ng libro. Kain, tulog, basa ng libro. Yun lamang ang palagi niyang ginagawa. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagbabasa, bigla na lamang nakaramdam ng pagbigat ng ulo ang babae kaya naman nakatulog siya at nang magising ay umaapoy na siya ng lagnat. Ma'am, nandito na po ang sundo ninyo. Nakahanda na po ba kayo? Manang, pasensya na po ah. Masama po yung pakiramdam ko eh. Pwede po bang sabihan yung driver na hindi ako makakapunta? Hindi ko yata kayang bumangon ngayon.
Lumambot ang ekspresyon ng katulong. Sige po, ma'am. Ay, mukhang excited pa naman kayo kanina. Gusto niyo po bang dalhan ko kayo ng gamot? Sige po, Manang, please. Hindi naman din nagtagal si Manang at bumalik na na may dala ng gamot. Kaya inaasahan na niyang napagsabihan na nito ang sumundong driver sa kanya. Ngunit nang mag-aalasingko na, galit na umakyat ng kwarto si Aaron at hinanap siya. Ano ba to, Ami? Pinaghintay mo pa talaga ang driver sa baba ng ilang oras? Akala mo ba, ikaw lang ang problema nun? Ha? Napakurap-kurap siya at nakaramdam ng takot sa ekspresyon nito sa kanya. Naabutan ko ang driver ni na James sa baba. Ang akala ko umalis ka na kanina pa. Pero bakit naghihintay pa rin ang driver sa baba at nakahiga ka pa rin dito? Bumagsak ang balikat niya at napagtanto na hindi pala pinagsabihan ng katulong ang driver. Nakumpirma niya iyon nang nanginginig nang pumagit na ang katulong na hinarap ang amo. Naku po sir, pasensya na po kayo. Kasalanan ko po ito. Inutusan po talaga ako ni Ma'am Ami kanina na pagsabihan ng driver na hindi siya matutuloy. Nakalimutan ko naman po. Umigting ang bagang ni Aaron. Sa lahat kasi ng ikinagagalit nito ay ang pagiging late. Iyon ang pinakaayaw na ugali ng lalaki. At para ano? Bakit hindi siya natuloy? Masama ang pakiramdam ko. Sabat niya. Masama? Hindi ba't maganda naman ang pakiramdam mo kanina? Nagrarason ka lang ha? You're being ungrateful, Ami. Ito na nga lang ang ginagawa mo, hindi mo pa magawa? Nanikip ang lalamunan ni Cassie. Hindi niya alam ngunit labis siyang nasasaktan sa mga itinitura nito sa kanya. Pasensya na. Hindi ko sinasadyang sumama ang pakiramdam ko kanina. Shit! Kung hindi ka sana matutuloy, sana man lang sinabihan mo ang driver para hindi nauubos ang oras nito sa kakahintay sa'yo. Alam mo bang kahit inip na siya, naghihintay pa rin siya sa'yo? Responsable ka! Napapikit siya at mariing pinigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Pilit na ikinukumbinsi ni Cassie ang kanyang sarili na kaya niyang tiisin ang masasakit na pananalita nito. Hindi siya pwedeng umiyak. Hindi na mauulit, Aaron. Pangako. Siguraduhin mo lang. Lumagabong ang pintuan ng malakas nang isara nito at lumabas ng kwarto. Naiwan si Cassie at ang katulong na si Lars na agarang humingi ng paumanhin sa kanya. Dahil sa nangyari ay buong gabi na namang umiyak ang babae at hinihiling na lang na mawala. Ngunit tulad ng kanyang kapalaran, hindi pa siya mamamatay. Mukhang matagal-tagal pa ang kanyang paghihirap. Get ready. Inimbitahan tayo ng kasosyo ko sa negosyo. We're having some dinner at their place. Tumango siya at nasanay na rin ang babae sa authoritative na persona ng asawa at ang blanco nitong ekspresyon. Siguraduhin mo lang na mapapakinabangan kita mamaya. Don't just sit there and act like a fool. Hindi ako tanga, Aaron. Ikinuyom niya talaga ang kanyang mga kamay. Mabuti naman. Para may sense din naman na Mrs. Saldivar ka. Live by your name, woman. Humugot siya ng hangin at pinakalma ang kanyang sarili. Iyan ba talaga ang tingin mo sa akin? Manika? Na maging sunod-sunuran sa'yo, ha? Punching bag na siyang tatanggap sa init ng mga ulo mo? Umangat lamang ang kaliwang kilay ng lalaki at tila ba tamad siyang tinuuna ng atensyon. Hindi ba't ipinakasal ka sa akin? Kapalit ng pag-unlad ng negosyo ng mga magulang mo? Nasaan na ba sila ngayon? Nagpaparamdam pa ba sila? Hindi ba wala naman? Inihabilin ka na nila sa akin. At dapat lamang na pakinabangan kita. Dahil pagmamay-ari kita. Sa paraan ng pagsasalita nito, para siyang bagay na binili at ginagamit lamang ayon sa pakinabang niya. Kaya naman, ang puot sa dibdib ni Cassie ay mas lalong lumaki. I see! You're busy with handling two companies as of the moment, Aaron. Pero kailan ba ang plano niyong magkaanak ni Ami? It's not our plan yet for this year, ma'am.
Maybe next year? Kung sa bagay, may punto ka. Are you looking forward sa pagkakaroon ng anak? No ma'am. Tipid niyang sagot. Halos isang oras na rin siyang nakaupo at nakikisama sa kasosyo ng asawa at wala silang ibang pinag-uusapan kundi negosyo o di kaya anak. I see. Pareho pala kayo ng iniisip nitong asawa mo, Aaron. Siguro nga, mabuting sa susunod na taon na muna kayo magkaroon ng anak. Hindi po sa ganun, ma'am. I didn't mean to extend it next year. Sadyang wala pa po talaga ako sa planong magkaroon ng anak as of the moment. And for the following year. Kung magkakaroon man, maybe 5 years pa or more. Iyon ang nararamdaman niya, maliban sa hindi pa siya handa. Ayaw niyang magkaanak sa isang loveless marriage. Kawawa lamang ang magiging anak nila. Nanliit naman ang mga mata ni Aaron dahil sa mga tugon niya. Tila ba kino-question nito ang kanyang mga sagot. Ganun ba, iha? Hindi mo ba agad bibigyan ng tagapagmana ang asawa mo? Ibinaba ng babae ang kutsara at tinidor at marahang pinunasan ng table napkin ang gilid ng kanyang labi. Sobrang aga pa po talaga para sa tagapagmana. I think my husband is still young and kicking, ma'am. There's no need for an heir. Oh, okay. Ramdam niyang umiba ang ekspresyon sa kanya ng ginang. Kung mabubuhay man siya bilang ibang tao, at least ay pinanindigan niya ang opinyon niya. And how about you, iho? What are your thoughts on this? Peke namang natawa ang lalaki. It may sound frustrating but I respect my wife's decision, ma'am. Oh, what a green flag husband you are. Sa huli ay natapos din naman ang pakikibagay ng dalawa at natapos sa isang close deal ang gabing iyon. Subalit pagkapasok na pagkapasok pa lamang nila sa kwarto, agad na siyang itinulak ng lalaki sa likuran ng pintuan at umiigting ang pangang hinarangan siya. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, ha? Bakit mo sinabi yun sa kanila? Aray, nasasaktan ako, Aaron. Sagutin mo ako, Amanda. Sinabi ko lang naman yung opinion ko. May mali ba ron? Sa lahat pa talaga? Yun pa talaga ang sinagot mo? You should have lied at least. Hindi naman mahirap yun. Wala akong pakialam. Pagod na akong magsinungaling. Nakakapagod ng magpanggap, alam mo ba? Tumaas baba ang kanyang dibdib dahil sa mga tinuran niya. Humakbang naman palayo si Aaron at mariing ginulo ang buhok, sabay suntok sa pader sa kanyang gilid. Napaigik si Cassie sa lakas nun. Eh bakit ka ba galit na galit, ha? You know in the first place, na wala namang pag-ibig sa kasal natin. Kasal-kasalan lang to. Kaya anong mali kung ayaw kong magkaroon ng anak? I couldn't let my child suffer from the consequences of this fixed marriage. Mas lalong nagdilim ang paningin ng lalaki ngunit hindi ito nakasagot. Dahil ito rin, alam ang punto niya. Bigla itong natauhan dahil kanina, nangibabaw rito ang pagiging business-minded ng lalaki. I told you to at least pretend that you're in love with me, lalo na kung nasa publiko tayo. Bakit ikaw? Yun ba ang ginagawa mo? Ha? Hindi ba, Amanda? Napalunok siya sa muling pagseryoso ng ekspresyon nito. Napakapit si Cassie sa laylayan ng kanyang damit. Bakit mo ba kasi pinalalak ito? Kung ikaw rin naman mismo, ayaw sa kasalang ito. I'm pretty sure you like somebody else. Humawak sa bewang ang lalaki at tinaasan siya ng kilay. Tama ka. Hindi ko to gusto. And I like somebody else. May mahal akong iba pero sinusubukan kong makibagay sa'yo kapag may ibang tao. Hey, yun naman pala eh. Eh di huwag kang umasta na ako lang ang kailangang mag-adjust. Umirap siya at nagkaroon ng lakas ng loob na humakbang at pumasok sa banyo nang hindi nililingon ang lalaki. Agad niyang inilak ang pinto nito, sabay sapo sa kanyang labi. Humikbi siya kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha sa kanyang mga mata. She lied. Ang totoo, gusto naman talaga niya si Aaron noon pa.
Ngunit dahil sa sirkumstansya, mas nangibabaw ang sama ng loob at galit dito. Kaya naman nang inakala niyang naka-move on na siya, hindi pa pala dahil nawarak ang kanyang puso ng harap-harapan itong aminin na may iba itong minamahal. Ano bang inaasahan niya gayong hindi naman siya kilala ng lalaki bilang si Cassandra? He only knows her as Amanda, the girl who was fixed to be his wife, and it happened to be not her. Hindi ko na sana ginawang magtanong ng patungkol sa kanya sa tuwing umuwi si Ami noon. E di sana, hindi ako nahulog sa lalaking yun. Mula pa lamang nang malaman niyang ikakasal ang kakambal niya rito, nakaramdam na siya ng inggit at hiniling na sana'y siya na lang. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, unti-unti niyang iniisip na mas mahalaga ang kambal para sa kanya. Hindi ko naman to ginusto, pero bakit nasasaktan pa rin ako? Pumikit siya at hindi matigil ang kanyang paghikbi. Amanda! Nanlamig sa kinauupuan ng babae. Open the door! Mabilis niyang pinigil ang pag-iyak at pinunasan ng kanyang luha. Tumubo rin muli ang kaba sa kanyang dibdib. What are you doing here? Hindi pa tayo tapos na mag-usap. Leave me alone. Ayaw kitang kausap. Hindi ako aalis dito hanggat hindi natin naaayos ang usaping ito. Umiling siya, refusing to face him again, pero tinadyaka ni Aaron ang pintuan. Mabilis na tumayo si Cassie at umawang ang labi. Desidido talaga itong palabasin siya ng banyo. Hear me out. Buksan mo ang pintuan na to. Humugot siya ng malalim na buntong hininga bago tiningnan ang muka sa salamin. Lagot na. Namumula pa ang mga mata ko. Ibinunghay ng babae ang buhok at tinakpan ang kanyang mata bago tuluyang binuksan ang pinto. Doon bumungad ang pawisang si Aaron at madilim pa rin ang paraan ng pagtingin sa kanya. Gumagalaw rin ang panga nito. Ano pa bang gusto mong pag-usapan natin, ha? Gusto kong sabihin na kahit alam mong may mahal akong iba, it's your duty to stand as my wife. Don't you ever walk away from me again. Peke siyang natawa. Sobrang kapal ng mukha nito para sa babae. Sige na. Masusunod na po ang lahat ng gusto mo, Aaron. Sa bagay, isa lamang naman akong alipin na sunod-sunuran sa relasyong ito. Sinubukan na niyang umiwas ngunit hinarangan pa siya ng lalaki at lalong lumalim sa kanya. Umiyak ka? Hindi yun isang tanong bagkos isang deklarasyon. Hindi no. Ano bang iniiyak mo, ha? Hindi naman ako umiyak, ha? Magsisinungaling ka pa talaga sa akin? Sa isang kumpas ng kamay ay mabilis na nasapo ng lalaki ang kanyang muka at hinawi ang kanyang buhok. Doon na bumungad ang namumula niyang mga mata na siyang nagdulot ng pagkunot ng noo ni Aaron. Aaron, ano ba? Ah, alam ko na. Nasasaktan kang may mahal akong iba. Nagsiselos ka? Hindi ako nagsiselos, no? Sino ka ba sa tingin mo, ha? Dali-dali niyang iniiwas ang mukha rito at bumuga ng hangin. Samantalang ang lalaki ay napangisi naman sa kanya. Siguraduhin mo lang, dahil wala akong pakialam kung mahulog ka man sa akin. Kahit pa maganda ka, iba pa rin ang gusto ko. Iniwan din naman siya nito na nanghihina ang tuhod at laglag ang mga panga. Siguro'y nawala na ng gana ang lalaki matapos makitang namumula ang kanyang mga mata. Lumipas ang mga araw, walang pagbabago. Nagkaroon sila ng iba pang business appointments, ngunit nananatiling mailap ang babae. Sa kabilang banda ay hindi mapigilang mapaisip ng malalim ni Aaron tungkol sa isang bagay. I have a question. Is it possible that a girl can change her attitude that fast? Cuz? Tanong nito isang hapon sa pinsan nitong si Matias. Tinatanong pa ba yan? Of course. Girls are moody. May mga pagkakataon talagang masaya sila tapos bigla na lang mag-iiba ang ugali at magiging dragon. They're like that. And it's normal. Aaron sipped in his wine while listening same as Matias pagkatapos nitong magsalita.
It's not like that, di ba ang ibig kong sabihin? Eh sino bang tinutukoy mo rito? Ang asawa mo? Si Amanda? Yes. Oh, ano namang problema mo sa kanya? Sumandal siya sa backrest ng upuan at inangat ang tingin sa kalangitan. I just noticed the way she acted before and after ng kasal namin. It's very different. She is used to be the very shy, fragile, at tila hindi makabasag ng pinggan. Pero alam mo ba nung ikinasal kami? Bakit parang naging outspoken na siya? Malakas ang loob at hindi nagpapatinag na para bang ibang tao ang pinakasalan ko. So anong sinasabi mo? Na parang hindi siya si Amanda? Kumunot ang noon niya at hindi alam kung tumpak ang itutugon. Parang ganun na nga, pero alam kong siya naman yun. But it's confusing because she changed drastically. Sobrang iba. She somewhat reminds me of someone. Sinipat siya ng tingin ni Matias, kaya hindi na itinuloy ng lalaki ang sasabihin at muli na lamang sumimsim ng whiskey. What if totoo ang iniisip nating dalawa? But you know what? The one you told me back then? Hindi pa rin ako naniniwala ron. It seems so cruel and crazy. Hindi yun magagawa ng mga magulang sa anak nila. Nagkatitigan lamang silang dalawa at napagdesisyonan na iwala ang ideyang iyon. Ngunit sa kaloob-looban ni Aaron, nananatili iyon sa kanyang sistema. Ilang taon na rin mula nang may madiskubre siyang lihim sa bahay ng mga Bonifacio. Ngunit hindi siya sigurado kung totoo ba yun. Sa mga sumunod na araw ay lihim ulit niyang pinagmasdan ang ugali ng kanyang asawa at wala itong ideya sa pagmamasid niya. Nananatiling cold naman siya rito ngunit alam niyang bahagyang humupa na nga iyon, hindi katulad noon. The idea that the Amanda inside his house right now is not the real Amanda is giving him hope. A hope for the woman that he secretly loves for so long, and knowing that that woman married him instead, he somewhat feels happy. Kamusta ka na, sis? Mabuti ba ang kalagayan mo dyan? Mabuti ba ang mga kasama mo? Ginapang ni Cassie ang kanyang kamay sa lapida ng kanyang kakambal at tumigil iyon sa guhit ng pangalan nito. Amanda Grace Bonifacio. Born September 1, 1998. Died February 4, 2023. Dalawang linggo itong namatay bago ang kasal kaya naman nang mawala ito, nagkaroon ng malaking dagok sa pamilya ng mga Bonifacio. Ang lahat ng plano ay nagkabuliliyaso at imbis na maglamay ay naging abala sila sa paglihim ng sekreto. Sobrang aga mong nawala sa amin. Naalala ko pa noon, excited ka nang tumungtong sa 24 kasi kakasal na kayo ng greatest love mo. Hindi ko naman inaasahan na hindi naman pala yun matutuloy. Ang rason kung bakit inilihim ng babae ang nararamdaman niya para kay Aaron ay dahil para sa kanyang kakambal. Ayaw niyang masaktan ito. Vocal kasi si Ami sa paghanga kay Aaron, bata pa lamang sila. Siguro ito naman talaga ang will ni Lord, hindi ba? Pero sa totoo lang, ang hirap tanggapin, sis. Hindi pa ako nakakapagluksa sa pagkawala mo. Kinailangan ko ng ikasal sa kanya para sa negosyo ng pamilya namin. Pangako, hindi ko to ginusto. Kahit na ang totoo, may gusto rin ako sa kanya. My only wish back then was you finally reach your happiness. But maybe this was your happiness above with the Lord. Muli na namang tumulo ang marupok na mga luha niya. Hindi kagaya mo. Magaling lang akong labanan ng damdamin ko, ngunit nahihirapan rin ako ng palihim. Hindi ako masaya, mas lalo na ngayong wala ka. Ano nang gagawin ko? Kahit marami pa siyang tanong sa kanyang isipan, wala pa rin namang masagot ang pinakamamahal niyang kambal. Ngunit kahit papaano ay gumagaan ang kanyang nararamdaman. Sumapit ang dilim at napagpasyahan niyang umuwi na, ngunit doon lamang siya natauhan nang dumating na at sa bahay ng mga magulang pala siya dinala ng kanyang sasakyan sa sobrang kalungkutan.
Kaya naman dali-daling lumiko ang babae at siniguradong sa bahay nila ni Aaron ang punta. Bakit ko ba nakakalimutan na may asawa na nga pala ako? Iiling-iling na aniya. Tamad lamang na bumaba ng sasakyan si Cassie at pumasok ng mansyon. Ngunit isang sitwasyon ang naabutan na nagpakunot sa noo niya. Nagtanong na rin po kami sa bahay ng mga magulang niya. Wala rin daw po siya ron, sir. Hindi din daw po siya bumisita sa kanila. Hanapin ninyo ang asawa ko. Kung wala sa palagi niyang pinupuntahan, hagilapin niyo sa ibang lugar. Kung kinakailangan niyong i-double check, gawin niyo. Anong nangyayari dito? Agarang lumingon si Aaron sa kanya, pati na rin ang mga katulong, tauhan at mga pulis na sumakop sa buong sala. Kaya naman namula na parang kamatis ang kanyang pisngi. Shit! San ka nang galing, Amanda? Mas lalong nag-init ang babae nang makita ang in-laws na naroon din pala. Lahat ata ng Saldivar ay naroon dahil inakala nilang nawawala siya. Pumunta lang naman ako sa malapit na park at nagpahangin. Pasensya na, hindi ko po sinasadya na pag-alalahanin kayong lahat. Kulang na lamang ay lumuhod siya sa paghingi ng paumanhin sa abalang ginawa niya. Lahat pa naman ng mga pinsa ni Aaron ay naroon. Nandito na po pala si Ma'am Ami, sir. Tingin ko kailangan na po naming umalis. Ani ng isang pulis. Tumango lamang si Aaron ngunit ramdam na niya ang inis nito sa kanya. Kaya't napalunok ang babae. Patay na naman siya mamaya. Nasa park ka lang ba talaga buong maghapon, iha? Ilang beses ka naming tinatawagan, hindi ka naman sumasagot. Pasensya na po, naiwan ko kasi sa drawer yung cellphone ko. Doon lamang nakahinga nang maluwag ang lahat. Diyos mio, nagpatawag pa talaga itong si Aaron ng pulis sa pag-aakala na may nangyari ng masama sa'yo. Pasensya na, sorry talaga. Lahat kami, napapunta na rin dito sa pag-aalala sa'yo. Napangiwi siya. Si Aaron ay umiwas ng tingin at tumalikod na. Malamang ay natauhan din ito sa ginawa at nakaramdam ng hiya dahil talagang buong Saldivar pa ang ipinatawag niya sa pagkataranta. Confirmed! Delusional ka rin pala, Kaz. Paranoid? Pwede na kayong bumuo ng boy band nila Matias at ni James. The OA Band. Yun ang pangalan niyo. Sabat ng pinsan nitong si Lucas. Anong sabi mo? Hindi ka lang makarelate kasi doble-doble ang babae mo. Pero wala ka namang sineseryoso. Puro ka lang fling. Sabat naman ni James. Tama. Tingnan natin kung hindi na magiging OA sa oras na takbuhan ka ng babae mo. Hindi yun mangyayari ano? Dahil na rin sa biruan ng magpipinsan, nakaginhawa ng maluwag si Cassie. Marahan din na tinapik ni Lucas ang kanyang balikat. Doon niya naisip na magbiro upang pakalmahin ang kaba niya. Huwag kang kabahan. Sisiguraduhin namin na makakalimutan ni Aaron ang galit niya sa'yo. Maraming salamat, Lucas. Kumindat naman ito sa kanya. Pero, dahil nandito naman na tayong lahat, let's enjoy the night. Mag-inuman naman tayo sa malapad na swimming pool area ng mansyon niyo. I second the motion! Habang nagkayayaan ang magpipinsan na uminom, umakyat na muna ng kwarto si Cassie upang magpalit ng damit. Buong akala niya ay nagawang pigilin ni Lucas si Aaron, kaya ganun na lamang ang gulat niya nang bigla itong pumasok sa kwarto nila habang wala siyang saplot. Ah! Huwag kang gagalaw! Pumikit ka! Napasigaw siya. Bakit ka ba kasi nakahubad? Ani nito at mabilis din namang tumalikod sa kanya. Walamang, kwarto to, 'di ba? Magpapalit ako ng damit. Bakit dito pa? Meron naman tayong walk-in closet. Aba, malay ko ba? Hindi mo naman kasi sinabing susunod ka. Hindi ko naman kasi alam na magpapalit ka kaagad ng damit. Tsaka, kwarto ko rin naman to kaya may karapatan akong pumasok dito. Kasalanan mo na yun kung bakit kita naabutang hubot-hubad. Lilingon na ako. Oh, teka lang! Sige, subukan mong lumingon. Sisipain talaga kita sa oras na lumingon ka. Nanlaki ang mga mata ni Aaron
at mabilis siyang nilingon. Anong sisipain mo? Wah! Bastos! Tarantado ka talaga! Sabi ko huwag ka munang lumingon eh! Mabilis pa sa kabayong tumakbo ng walk-in closet ang babae at nanlalamig na nasa po ang kanyang dibdib. Si Ero naman ay nakalimutan na ang init ng kanyang ulo at dapat na pangaral dahil sa reaksyon ng asawa. Kung makasigaw ka, akala mo ang laki ng boobs mo? Para namang turon yan. Mahinang komento niya. Anong sabi mo? Napahalakhak ang lalaki. Sobra kasing nakakatawa ang reaksyon ng babae. Makaapo na ka sa akin, parang dakila ka. Diyan ka nagkakamali. Alam mo bang sinasamba to ng mga babae? Bakit? Gusto mo bang makita? Nako, ayaw ko nga. Hindi naman yan Diyos para sambahin, no? Hindi nga to Diyos, pero mapapaamen ka naman. Bastos! Sobrang nanginginig na ang kanyang tuhod. Nagpalit ng pantulog ang babae at hindi na rin bumaba pa para kumain sa kabang muli na namang aasa rin ito. Madaling araw na nang magising siya nang makaramdam ng init kaya naman kunot noong bumangon ang babae at doon na nakita ang sitwasyon sa kama. Katabi niya si Aaron, mahimbing na natutulog habang nakayakap sa kanya sa likuran. Ko kaya naman pala ang init eh. Pinatay kasi niya ang centralized aircon bago natulog. Inon niya iyon muli at umusod ng kaunti. Wow naman! Unang beses na dito natulog ang supladong to ah. Sa ilang buwan na pagsasama nila sa iisang bubong, kahit kailan ay hindi pa sila nagkatabi na matulog. Sa guest room ay madalas natutulog ang lalaki. Sobrang lasing kasi niya siguro kanina at maling kwarto ang pinasukan niya. Ay, napabuga ng hangin ng babae at itinaas ang kumot nila na nalaglag na dahil sa kalikutan nito. At ang gulo pa niyang matulog, parang bata. Pero kung gising, akala mo naman drago na bumubuga ng apoy. Bumangon siya upang tumungo sana ng banyo, nang bigla na lamang iyakapin ni Ero ng kanyang bewang at walang laban na hatakin patungo sa dibdib niya. Uy, teka, ano bang ginagawa mo? Huwag ka munang umalis, dito ka lang sa tabi ko. Napanguso siya. Tingnan mo to, nagsisleep talk pa talaga. Hunghang, palibhasa sobrang daming ininom. Pinitik niya ang ilong nito dahil ayaw siyang pakawalan ngunit biglang iminulat ni Ero ng mga mata. Hindi ako lasing. Hindi ako sumali sa inuman nila kanina. Ah, ano? Natameme si Cassie. Buong akala niya ay lasing ito kaya naman ang lakas ng loob niyang magpaubaya sa pagdikit ng katawan nila kaya labis siyang namula. Ibig sabihin, hindi ka naligaw ng kwarto? Hindi. Wala namang maling matulog dito. Kwarto naman nating dalawa to, hindi ba? Hoy, hindi pa tayo natutulog ng magkasama mula noon. Lalong iminulat ng lalaki ang kanyang mga mata at kumabog ang dibdib niya. Wala nga itong bakas ng pagkalasing. Mga pagod na ekspresyon lang. Malamang na stress ito sa pagpapahanap sa kanya kanina. Pwes, mula ngayon, sa iisang kama na tayo matutulog. Gaya ng ibang mag-asawa. Naku, hindi ha. Hindi pwede. Agad na protesta niya. Kumunot ang noo ni Aaron sa kanya. At bakit naman hindi? Kasi... Naghanap ng irarason si Cassie ngunit nabigo lamang siya. Ngumisi ito. Magiging totoong mag-asawa na tayo. At iyon ang gusto ko. Ano bang ibig mong sabihin ha? Hindi pwede. May mahal kang iba, hindi ba? Aaron only shrugged his shoulders like it was nothing. Just forget about it. Ikaw na ang gusto ko ngayon. Nagugutom ka ba? Bakit parang nagdidiliryo ka na? Hindi na kita kilala. Hindi na ikaw si Aaron. Bakit? Ganito naman ako ah. Mas mabait nga lang ako ngayon. Diyos ko naman. Yun na nga yun eh. Tila ba nasa alapaap siya. Nagtataka talaga siya sa biglang pagbabago ng ugali ng lalaki ngunit sa tuwing sinisiguro niya kung nagpapanggap lamang ba ito, hindi niya mapatunayan.
Gayunpaman, inaamin naman ni Cassie sa kanyang sarili na kinikilig talaga siya. Ma'am, sabay na raw po kayong mag-umagahan ni Sir sa ibaba. Naghihintay po siya doon. Ah, ganun ba? Pakisabi na lang sa kanya na mauna na lang siya. Sabi daw po kasi niya, aakyat po siya at pipilitin pa rin kayo kung tumanggi kayo, ma'am. Ano? Nagsuntukan na naman ang kilay niya. Ano bang nakain ng lalaking yun at biglang naging clingy sa akin? Pagbaba ay naabutan nga niya itong naghihintay sa hapag, kaya't napailing-iling siya. Good morning, beautiful. There's no good in the morning, beast. Beauty and the Beast. Walang question doon. Halimaw ang lalaki na nagbabalat kayo sa mukha ng isang gwapong lalaki. You're funny. May gagawin ba tayo ngayong araw? Meron. May finanda kong children's event sa ibang bahay ampunan. At inimbitahan tayo. Nanliit ang mga mata ni Cassie sa kanyang asawa. Hmm? Bakit biglang bumait sa mga bata ang asawa ko, ha? Sarkastikong aniya. Well, nang sabihin mo sa akin wala kang planong magkaanak, I considered adoption. Para naman hindi ako malugi sa kakahintay sa'yo. Umawang ang labi niya. Nagulat siya sa purpose nito, ngunit sa huli ay nakaramdam din ng awa ang babae. Willing itong maghintay hanggang maging ready na siya. Nakakataba iyon ang puso mula sa isang lalaki. Hindi ko naman alam na dinibdib mo pala yun. I'm sorry. Kalahati nun, hindi rin naman totoo. I still want to have a child, of course. You don't have to apologize. I'm okay with it. Besides, malapit na talaga ako sa mga bata mula pa lamang noon. Hindi mo lang alam. Lately, may nakilala akong batang wala ng mga magulang. Nagkakasundo kami at mabait siya. I think magugustuhan mo rin siya. Talaga? Ilang taon na siya? 7 years old. Ipapakilala ko siya sa'yo mamaya. Pagdating nila ng children's event, dinumog agad ng media ang lalaki kaya't nagpanggap na naman silang lovely couple. Subalit sa pagkakataong ito ay 50-50 na iyon. Half na pagpapanggap at half na katotohanan. Nemo, siya pala si Ma'am Ami mo. Siya ang asawa ko. Mag-hi ka sa kanya. Hi po, Ma'am Ami. Ako po si Nemo. Bahagyang yumuko si Cassie at ngumiti sa kanya. Mataba ang morenong bata. Hello, ang cute mo naman. Sa buong oras ng event ay nag-e-enjoy sila. Mas nakilala rin niya ang lalaki at hindi inaasahan na makita itong malambot sa harapan ng mga bata. Alam mo, sis, hindi ko inaasahan na meron din pala siyang soft spot pagdating sa mga bata. Mukha siyang manhid, seryoso palagi. Pero kung pagmamasdang ng maigi, palangiti rin naman pala siya, sis. Ikinuwento niya iyon sa kanyang kakambal nang muling dumalaw sa sumunod na araw. Nagkakamabutihan na rin pala kami. Nagkakasundo na kami kasi bigla na lang siyang bumait sa akin. Naging sweet na rin siya at inaalala ako palagi. Sobrang layo na niya sa dating supladong ero na ikinukwento mo sa akin. Alam mo, pilit ko talagang pinipigilan ang nararamdaman ko sa kanya pero ang hirap pala. Mas lalo lamang akong nagkakagusto sa kanya kapag ginagawa ko yun. Sana huwag kang magalit sa akin, ha? Ako na ang magpapatuloy sa sinimulan mo. Bigyan mo sana ako ng lakas na aminin sa kanyang totoo. Pagkatapos na bumisita ng kambal ay tumungo rin muna si Cassie sa bahay ng mga magulang dahil tila nakalimutan na siya ng mga ito. Mula kasi nang ikasal siya, panay bakasyon ang dalawa at isang beses lamang siyang dinalaw. Oh, bakit nandito ka, Cassandra? Gusto ko po sana kayong makita, ma. Nasaan po si Papa? Huwag mo nang hanapin ang Papa mo. Abala yon sa pagpapalago ng negosyo natin. Sige na, wala kang makakausap dito. Abala rin ako. Lumambot ang ekspresyon ng babae at bumagsak ang kanyang mga balikat. Kung ako po ba si Ami, kakausapin niyo po ba ako at hindi ipagtatabo yan? Mabilis na kumunot ang noo ng kanyang mama sa kanyang itinuran.
Ano bang pinagsasasabi mo, ha? Are you being overdramatic again? Sumama na naman ba ang ulo mo? Peke siyang ngumiti sa kanyang ina. There she goes again. Even her own mother is bullying her for being diagnosed as mentally ill back then. Hindi naman po. Naisip ko lang po, ma. Pasensya na po kayo, ha? Sige na po. Aalis na po ako. Nang tumalikod na siya ay hindi pa rin nawawala ang tingin sa kanya ng kanyang ina. Talaga namang nagulat ito sa tinuran niya. Ano bang nakain ng batang yun? Babaliw na talaga. Bulong nito. Dahil wala nang pupuntahan ay umuwi na rin ang mansyon si Cassie at naabutan si Ero na nagpipinta ng guest room para sa magiging kwarto ni Nemo once na ma-finalize ang legal adoption. Napagdesisyonan na kasi nilang ampunin ang bata. Napansin niyang bahagya itong seryoso kapag sinosorpresa niya ang asawa. Hi, pwede ba akong tumulong? Oh, kararating mo lang? Oo, medyo natagalan ako kila mama. Pagsisinungaling niya kahit ang totoo ay sa puntod naman siya ni Amanda nagtagal. Kamusta? Nakapag-usap na ba kayo? Sabi niya, nag-enjoy raw sila sa bakasyon nila. Nagsuot siya ng gloves at nagsimula na ring pagulungin ang rollers sa pader. Well, that's good to know. Invite them here next time. May gusto akong sabihin sa kanila. Sige ba? I have something to ask you too. Nilingon niya ito. Ano yung itatanong mo? May kapatid ka ba noon? Hindi agad nakasagot si Cassie. Lumakas ang kabog ng dibdib ng babae. Ha? Wala ka bang kapatid? Are you the only child? Lumunok ng ilang beses si Cassie at humugot ng malalim na hininga. Oo. Nag-iisang anak lamang ako. Nilingon siya nito nang natutop ang kanyang mga labi. Umaasa siyang ngingiti ang lalaki ngunit hindi nangyari iyon. Sinungaling. Napaatras siya sa tinura ng kanyang asawa ngunit nang matauhan siya sa reaksyon, peking humalakhak ang babae. Sinong nagsisinungaling? Ano ba kasing sinasabi mo? Siyempre naman nag-iisang anak lang ako. Nagbibiro ka na naman ano? I'm not joking, Cassandra. Namutla siya nang marinig iyon. Binanggit nito ang pangalan niya. May kakambal ka. Dalawa kayong anak ni Carlos Bonifacio. At ang kambal na yon ay ikaw. Si Cassandra Bonifacio. Bakit mo alam ang pangalang yan? Binitiwan din ito ang hawak na brush at humakbang papalapit sa kanya. Hindi rin totoo na bumibisita ka sa mga magulang mo sa tuwing umaalis ka ng mansyon. Sa puntod ka ni Amanda nagpupunta. Tama ba ako? Aaron, paanong? Umigting ang panga ng lalaki. Akala mo ba hindi ako nagtataka sa pag-iba ng ugali mo sa nakasanayan kong Amanda noon? Kapareho kayo ng mukha, ngunit alam kong ibang tao ka. Nakumpirma ko yun matapos na mag-imbestiga. Your twin Amanda died 2 weeks before our wedding. Kaya ikaw ang ipinalit ng mga magulang mo. Inilihim nila ang totoo at hindi sinasabi sa amin. Paano mong nalaman ang lahat ng to? Wala ka nang matatago sa isang saldivar, Cassie. Matagal ko nang alam. Kung matagal mo nang alam, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? It's because I still want to confirm it from your parents. Pero naisip ko na hindi na pala kailangan. Dahil sa'yo. Sa'yo ko na lang sasabihin. Bumagsak sa sahig ang babae at nahirapang huminga. Kada araw ay nakokonsensya siya sa panluloko sa lalaki ngunit imbis na makahinga ng maluwag dahil alam na nito, ay mas lalong bumigat ang kanyang kalooban. Kaya ba, nag-iba ang pakikitungo mo sa akin? Yeah. Sinapo niya ang kanyang mukha at huminga ng malalim. Di ang ibig sabihin nito, alam mo na ang lahat-lahat. Niloko ka ng pamilya ko. Kinagat niya ang labi at nakaramdam ng kaba. Kung gusto mo maghain ng divorce, o kaso,
ibibigay ko sa'yo. I'm really sorry for causing you trouble. Pasensya na sa kasakiman ng mga magulang ko. Nanliit ang mga mata ni Aaron. Teka, bakit ko naman gagawin yun? Hindi kita i-divorce. Hindi kahit kailan. Ngumisi ito sa kanya. Umawang naman ang labi niya. At bakit naman hindi? Malaking kasalanan ang ginawa namin sa'yo at sa buong Saldivar. Naging sakay mang pamilya ko sa pera at posesyon. Wala naman akong problema ron. Use me all you want. Ang importante sa akin, alam ko nang ikaw si Cassandra. You are the woman that I really love. Kumunot ang noon niya at nagsimulang makaramdam ng hindi maipaliwanag na sensasyon sa kanyang tiyan. Hindi kita hihiwalayan dahil gusto kita. Ikaw yung babaeng tinutukoy kong gusto ko. Remember that someone else I told you? Nasa punya ang labi at muling bumalik sa alaala ng babae ang pagtatalo nila noong nakaraang mga buwan nang sabihin itong may iba itong minamahal. Ako yun? Imposible, hindi mo pa ako nakikita noong bilang ako. At si Amanda lamang ang nakakasalamuha mo kaya paano mo naman ako magugustuhan? Doon ka nagkakamali. Aksidente kitang nakita noon. When you were trying to sneak out to eat some cake. Remember? It was 6 years ago nang bumisita ako sa bahay niyo. Debut niyo noon ng kambal mo. Muli na ngang bumalik sa alaala ng babae ang memorya niya. 6 na taon ang nakakaraan. Iyon ang unang beses na nilabag niya ang mahigpit na bilin ng kanyang mga magulang na huwag lalabas ng kwarto. You know what? I instantly fell in love with you back then. Akala ko noong una hallucinations lang kita dahil hindi na kita nakita pang muli mula noon. But last year, I was really deadly curious kaya nagpa-imbestiga ako. And I discovered that because of an accident when you were young, na-diagnose ka ng may mental health problem at kinailangang ikulong sa kwarto dahil sa kahihiyan ng mga magulang mo. I'm really sorry kung nangyari yun sa'yo. Nanghina siya at ang kanyang buong katawan. Pakiramdam ni Cassie, hinaplos ng mainit na kamay ang kanyang dibdib. Sa ilang taong itinago siya ng kanyang pamilya, iyon pala ang unang beses na may nakaramdam ng sitwasyon niya. Unang beses na taong may nakaalala sa kanya at sa nararamdaman niya. Kahit mga magulang niya kasi ay hindi man lamang nagtanong kung okay lamang ba siya sa kanyang pagkakakulong noon. Buong buhay ko, nakatago ako sa dilim. Kaya hindi ko inaasahan na darating ang araw na may nakakakilala sa akin bilang ako. I'm really sorry kung kailangan mong pagdaanan ang lahat ng yun. Sana pala doon pa lang inungkat ko ng katotohanan tungkol sa'yo. That's why I need to talk to your parents. I wanna tell them that I already knew about it. And they are accountable of their actions towards you. Pinunasan niya ang luha nito. Pero kahit ganun, mahal ko ang mga magulang ko, Aaron. Naiintindihan kita. Pero paano nila nagagawang ikulong ka dahil mas inalala nila ang sasabihin ng ibang tao? Hindi ko alam. Siguro para sa akin, para sa negosyo, sa hinaharap namin. Alam mong hindi totoo yan. Talagang ikinahiya ka nila. Well, kung nahihiya sila sa'yo, ako, hindi kita ikakahiya. Hindi na siya nagsalita dahil alam ng babaeng totoo nga iyon. Natumbok ni Aaron ang tamang salita. Inabot siya nito at hinaplos sa mukha. Don't worry, okay? Mula ngayon ako na ang pamilya mo. Ipaparanas ko sa iyo ang pakiramdam ng may pamilya. Patawarin mo lang ako kung medyo natagalan. I was an asshole back then. Patawad. Tumango naman siya. Sapat na yung assurance para sa kanya. I love you. Nang marinig niya yon mula sa kanya, doon lang din nakaginhawa si Aaron at inilang hakbang ang kanilang pagitan. Labis ang nararamdaman itong paggaan ng loob.
I love you beyond infinity, Cassandra. Sana, alam mo, natuloy ang adoption nila kay Nemo. Naging legal son nila ang bata at doon natutunan ng mag-asawa ang maging mga magulang. Alam mo, kung mga 5 taon pa bago mo gustong mabuntis, susuportahan kita. Sa ngayon, kontento na ako sa kasiyahang ipinaparamdam sa atin ni Nemo. Ani naman ni Aaron. Tama ka, love. Hindi ko inaasahan na ganito pala kasarap ang mag-alaga at magmahal ng bata. Pinag-aral nila ito at binihisan at pinuno ng pagmamahal. Mula rin nang magkausap sila tungkol sa pagpapanggap niya, naging open na ang buong Saldivar at kinilala siya bilang Cassandra o Cassie. Hindi yun itinago ni Aaron at sinabi sa pamilya. Samantalang ang mga magulang naman niya ang sumalungat dito ng kausapin ng lalaki. Ano bang nakikita mo kay Cassandra, iho? Higit na mas mabuti si Amanda kaysa sa kanya. Kung hindi lamang talaga namatay ang anak kong yon, hindi yan magkakaroon ng tsansa sa'yo. Doon po kayo nagkakamali, ma'am. Dahil una pa lang si Cassie na ang mahal ko at hindi si Amanda. Kayo lamang naman po itong nagpupumilit noon. Pero dahil nirerespeto ko kayo, pumayag ako. Hindi ko lang talaga alam na darating kayo sa punto ng pagiging desperada. You value your money and your image more than your own daughter. What kind of parents are you? Abay, pinangangaralan mo ba kami? Hindi naman po, ma'am. Nagpapasalamat nga po ako sa inyo dahil ipinakasal niyo rin sa akin si Cassie. Ang anak niyong itinuring ninyong ibang tao. Kaya pinapangako ko, mamahalin ko siya. Bagay na hindi niyo ginawa sa kanya. Nagpupuyo sa galit ang ina ng babae, ngunit pinigilan na ng asawa nito na wala man lang naisalita. Pitiwan mo ako! Gusto kong sampalin ang lalaking yan! Kumalma ka na muna! Alalahanin mo ang mga Saldivar ang dahilan kung bakit lumalago ang negosyo natin! Sarkastikong humisi ang lalaki. Kahit sa ganoong sitwasyon, pera pa rin ang iniisip ng mga ito. Eh, pasensya ka na talaga sa asawa ko, iho. Pasensya rin sa ginawa naming mag-asawa. Sana wag mong bawiin ang suporta mo sa negosyo namin. Ang kapalit ay sa'yo na si Cassandra. Wala naman kaming pakialam sa kanya. Hindi. Deserve ni Cassandra ang sobra sa ganito. Kaya mula ngayon, babawiin ko na po ang shares ko sa negosyo nyo. Sikapin yung magtagumpay na hindi kumakapit sa pangalan ng mga Saldivar. Tingnan na lamang po natin. Kung hindi pa rin ninyo maiisip ang kahalagahan ng nag-iisa na lamang ninyong anak kesa sa pera. Tulala lamang si Cassie sa loob ng sasakyan. Hindi alam ng mga itong naroon siya at nakikinig. Sinadya niyang huwag magpakita upang makita ang tugon ng mga ito at nalungkot siya na kahit sa huli, pera pa rin ang pinili ng kanyang mga magulang. Akala ko magbabago ang isip nila. Napagsisihan nila ang ginawa nila ngunit malabo pala kapag nabulag na ng pera ang isang tao. Kaya ngayon, sisikapin kong maging mabuting ina para kay Nemo at sa magiging mga anak natin, Aaron. Hinding-hindi ako tutulad sa mga magulang ko. Hinalikan siya nito sa noo at sapat na iyon upang gumaan ang loob ng dalaga. Muling lumipas ang mga araw at nakabangon na rin siya mula sa lungkot na idinulot ng mga ito sa kanya. Malaking tulong din kasi ang kabaitan ng mga Saldivar, kaya't nakaka-move on na siya. Love, dali! Gumising ka! I have a surprise for you! Ano ba yun? Takang tanong ni Aaron ngunit bumangon din naman kaagad. Charan! 2 red lines ang nakaguhit sa pregnancy test. Tingin ko, buntis na ako. Mabilis pa sa 4:00 nagmulat ng mga mata ang lalaki. Mula kasi nang magkaaminan sila ng damdamin, aktibo na ang dalawa sa kama bawat gabi. Kaya talaga namang may mabubuo at mabubuo pa rin. Talaga? Oo, surprise! Ito yung regalo ko sa'yo para sa birthday mo. Isang malaking biyaya sa kanila ang pagbubuntis ni Cassie. Kung inakala nilang 5 taon, doon sila nagkamali dahil 1 taon pa lamang silang kasal. Magkakaroon na po ako ng kapatid, mommy, daddy. Yehey! Excited na rin po ako!
Masaya rin nila iyong ibinalita sa panganay na anak na si Nemo. Sa paglipas ng mga araw, naging ganado ang umaga sa bawat pagbango nila. Lalo pa nang bigla na lamang nag-propose si Aaron sa taunang family reunion ng mga Saldivar, kaya't nagdiwang ang lahat. Sa lahat ng nandito, nakita nyo naman yon, hindi ba? Umuo ang asawa ko, kaya sa susunod na buwan, ikakasal na kami ulit. Pagdiriwang na rin natin to dahil sa pagkukuroon namin ng anak. Ano? Buntis si Cassie? Oh my God! Congratulations mga anak! Gulat na gulat ang buong angkan sa biglaan nilang announcement. Kaya lihim na napahagikik ang babae at natatawang makita ang reaksyon ng mga ito. Holy cow! Akala ko surprise proposal lamang ang mangyayari ngayon. May pa-surprise announcement din pala sa anak ninyo. Congrats, Kaz! Panibagong pamangkin na naman namin yan, ha? Ikaw na dapat ang sumunod, Lucas! Nako, tita! Matagal pa po ako. Halos lahat ng mga pinsan mo may girlfriend, fiance o asawa na. Ikaw na lang ang hindi pa nagseseryoso. May panahon din po ako para dyan. Bilang pagdiriwang na rin sa nalalapit na kasal nila, napag-ayaan ang magpipinsan na uminom sa rest house nila sa Baguio, kaya maagang nagpaalam si Aaron sa kanyang asawa. Mag-ingat ka sa biyahe nyo, ha? I will, love. I promise. No girls. Kami lang nang magpipinsan namin ang iinom doon. Tipid siyang ngumiti. Nakaka-overwhelm para sa babae ang araw-araw na assurance na ibinibigay nito sa kanya. Natatawa naman si Aaron. Sino namang hindi mag-assure kung ganyan ka kaganda? Nako, ang ganda talaga ng asawa ko. Sus, andyan ka na naman sa pambubola mo. Hindi kaya. Sige na, umalis ka na. Baka naghihintay ng mga pinsan mo sa'yo. Sige mahal ko, paalam. Paalam? Natatawa talaga siya na hindi niya inaakalang may mas ilalambot pa pala ang pag-uugali nito. Kung ikukumpara niya kasi sa dating ugali nito, sobrang layo na ni Aaron. Mula sa balcony ng kanyang mansyon, tinanaw niya ang pag-alis ng sasakyan ng kanyang asawa. Pito silang magpipinsan na aalis ngayon. Dumating din kasi ang isa nilang pinsan mula sa Amerika, kaya tila ba convoy kung tingnan ang mamahaling sasakyan na tinatahak na ang daan palabas ng mansyon. Kahit nang papasok na ng bahay si Cassie, nakatanggap pa siya ng mensahe mula sa kanyang asawa. Kumunutuloy ang noo niya, tila ba extra sweetness ng lalaki ang araw-araw na ginagawa nito sa kanya. At hindi na siya masanay-sanay. Iyon naman pala ay may dahilan ng lahat. Dahil nagising siya madaling araw, dahil sa isang bangungot. Habol-habol ang hininga at sinapo niya ang kanyang dibdib at nanginginig ang kanyang kamay na inabot ang kanyang cellphone. Sinubukan niyang tawagan si Aaron ngunit hindi ito sumasagot. Sumagot ka, please! Gusto kong malaman kung okay ka. Sinapo niya ang noo at ilang beses na tumawag kay Aaron, ngunit hindi talaga sumasagot ito. Doon mas lalong tumubo ang nerbiyos sa kanyang dibdib. Sumasagot ka naman kahit madaling araw. Basta tumatawag ako, bakit ngayon wala? Hindi na mapakali si Cassie. Bumango na siya mula sa kanyang kama at lumabas ng kwarto. Ngunit kakaisang hakbang pa lamang niya, tumunog ulit ang kanyang telepono. Hello, Aaron. Si Tita Florence mo ito, iha. Si Aaron, may nangyaring masama sa kanya. Naaksidente raw sila ni Gabriel habang pauwi na ng Manila. Ano po? Lasing daw silang pareho dahil nagkatuwaan at nagpresentang mauna ang dalawa. Nahulog sa bangin ang sasakyan nila at dumiretso sa ilog. Kailangan ka rito ngayon. Isinugod siya sa hospital malapit sa Benguet. Tila ba nang hina ang buong sistema niya at nabitiwan ang kanyang dalang telepono. Napasandal sa pader ang babae at sinapo ang kanyang tiyan dahil sa pagsakit nito. Tila ba nararamdaman ng anak niya ang masamang nangyari sa kanyang ama. Hindi maaari! Aaron! Hindi niya alam kung anong gagawin. Basta't ang alam niya, basta na lang siyang umalis nang hindi nakakapagpalit ng kanyang pantulog at nakatsinelas lamang bago tumungo ng hospital.
Please, kumapit ka. Hindi mo kami pwedeng iwan ng mga anak mo. Makailang ulit niyang ibinubulong iyon habang nagmamaneho. Nagahalo ang kaba, takot at pagtataka sa katawan niya. Hindi maayos ang pag-iisip at hindi matuwid ang kanyang desisyon. Basta ang tanging alam ng babae ay nasa bingit ng kamatayan ng kanyang asawa. Kasi, mabuti at dumating ka na, iha. Nasa ICU na si Aaron at inooperahan na siya ngayon sa mga injuries niya. Malala ang mga lacerations na natamo niya ayon sa doktor. Tiningnan niya ang ina ng lalaki na kakagaling lamang sa pag-iyak. Namamaga pa ang mga mata nito samantalang nasa likuran naman ang biyanang lalaki. Magpalakas lang tayo ng loob, okay? Magtiwala tayong malalagpasan ito ni Aaron. Ani ng matandang Saldivar. Gusto mang makita ng asawa na upo na lamang sa bench si Cassie at pumikit, mas lalong bumigat ang loob niya nang malamang nagdesisyon na kaagad na umuwi si Aaron dahil nag-aalala ito sa kanya dahil sa pagbubuntis niya. Ngunit na-aksidente pa ito matapos makainom ng ilang bote. Kasalanan ko to. Kung hindi dahil sa akin, hindi siya magmamadaling umuwi. Hindi sana siya maaksidente. Wala kang kasalanan dito, iha. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Sa ngayon, ang alalahanin mo muna ay ang bata sa sinapupunan mo. Dapat maging ligtas ka rin. Pero natatakot po akong mawala sa atin si Aaron, tita. Mahal na mahal ko siya. Shh! Hindi siya mawawala. Malakas yang si Aaron. Hindi niya hahayaang iwan kayo ng mga anak niyo. Sinapo niya ang mukha at walang tigil sa pagtulo ang mga luha. Dalawa lamang po silang nahulog sa bangin, ngunit hanggang ngayon wala pang lead kay Sir Gabriel. Walang kahit na anong signs ng katawan niya sa kalapit na lugar. Nahihirapan po kaming maghanap ng pwedeng maging trace para sa kanya, ma'am. Please, gawin niyo ang lahat ng makakaya ninyo. Mahanap lamang ang anak ko. Umangat ang tingin niya sa bagong dating na mag-asawa. Mga magulang ito ni Gabriel. Sa pagkakaalam ni Cassie, tanging si Aaron lamang ang narescue sa ilog at si Gabriel ay hindi. Wala na ang katawan nito nang dumating ang mga rescuers. Sa lakas po ng agos ng ilog at talim ng mga bato, tingin namin malabo nang makasurvive ang anak ninyo, ma'am. No! Huwag niyong sabihin yan! Buhay pa ang anak ko! Buhay pa si Gabriel! Hahanapin po namin ang katawan niya. Hindi na alam ng babae kung anong iisipin. Malaking dagok sa angkan ng Saldivar ang nangyari. Hindi man makapaghintay na magising ang kanyang asawa, nilakasan na lamang ni Cassie ang kanyang loob. Samahan mo ako, nak. Pumunta tayo ng simbahan ngayon. Ipapanalangin natin na gumaling ang daddy mo. Aniya kay Nemo. Okay po, mami. Tumungo nga sila ng simbahan ng bata at taimtim na nanalangin. Hinaplos din niya ang tiyan na naging halata na, ang bukol. Panginoon, sana bigyan niyo po kami ng lakas ng loob. Huwag niyo po sanang hayaang malagay sa panganib ang buhay ng asawa ko. Mariin niyang ipinagdikit ang kanyang palad, ganun din naman si Nemo sa katniyang tabi. Lumipas ang ilang minuto at napagpasyahan na rin nilang makauwi. Hello, Cassie! Yes, ma? Itinikom niya ang kanyang labi. Iyon ang unang beses na tumawag ang ina matapos ang komprontasyon 3 buwan na mula noon. Kamusta ka? Okay na ba ang asawa mo? Mahigpit ang hawak niya sa kanyang manibela at napasinghap. Narinig ng mga ito ang tungkol sa balita. Kung tungkol po sa negosyo lang naman ang pakay ninyo, ibababa ko na po ang tawag na to. Hindi anak, totoong nangangamusta ako. Hindi to tungkol sa negosyo. Mula nang bawiin ni Aaron ang stocks sa kumpanya, humina na ang negosyo ng kanyang mga magulang. Nabalitaan din niyang pumayat na ang mga ito at gusto silang bisitahin ni Cassandra. Ngunit naisip lang din na baka pansamantalahan na naman ng mga ito ang kabaitan niya kaya't nagpigil siya. Namimiss na kita. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakatawag. Pasensya rin ang mga nangyari noong nakaraan. Bumigat ang paghinga ng babae. Nilingon niya ang kanyang anak na nasa front seat. Abala ito sa panunood ng tanawin sa labas.
Okay naman po ako, ma. Nasa ICU pa rin po si Aaron, pero tapos na po ang operasyon niya. Eh sana naman magising na ang asawa mo. Huwag mong pabayaan ang sarili mo, anak. Kumain ka pa rin sa tamang oras dahil hindi na lang ikaw ang nagsasarili. May bata na rin umaasa sa sinapupunan mo. Napalunok siya. Hindi alam ng babae kung anong mararamdaman niya. Matagal ng panahon nang naging ganon ang ina niya sa kanya, kaya hindi niya maipaliwanag kung pasasalamatan o pagtatakahan niya ang lumamon sa kanyang sistema. Basta ang alam ng babae ay may tumulong luha sa kanyang mga mata. Maraming salamat po sa concern niyo, ma. Sige na po, ibababa ko na po yung tawag. Sandali lang, anak. May sasabihin pa po ba kayo? Gusto ko lang. Narinig niyang halos mautal ang kanyang ina at tila ba nabasag ang boses. Gusto kong sabihin sa'yo na nagsisisi ako sa ginawa namin ng papa mo. Tama naman ang sinabi ni Aaron. Marirealize din namin ang hindi ka patawad-tawad na ginawa namin sa'yo. Kaya pasensya ka na kung sa tawag ko lang nasasabi ito sa'yo, ha? Nahihiya na akong makita ka, anak. Parang wala na akong mukhang maihaharap sa'yo. Tila ba nasa loob siya ng isang panaginip? Nagsisisi ang kanyang ina. Tila ba mahirap iyong paniwalaan? Ngunit nang marinig niyang humihikbi ito, bumigay rin siya at mas lalo ring naiyak. Sa ngayon, hanggang tawag pa lang ang magagawa ko, pero pinapangako ko sa'yo. Sa oras na makabawi ako, haharap ako sa'yo. Kami, ng papa mo. Hindi nga kapanipaniwala, ngunit posible ngang magbago ang ugali ng isang tao kapag naranasan na nito mismo ang paghihirap. Kaya kay Cassandra, ang bigat sa ilang parte ng kanyang katawan ay tila nakaangat na sa wakas at nagbigay sa kanya ng kagaanan ng loob. Nang mga sandaliring iyon ay napagtanto niya na kaya niya naman palang maghintay. Na kaya nga niya ang kanyang mga magulang. Dumiretso sila sa hospital at nang pumasok ay maraming tao ang naroon at nagkakagulo. Ano pong nangyayari rito? Kwarto ni Aaron yan ah. Nandaki ang mga mata niya nang makilala ang mga Saldivar na nagkakagulo sa labas ng ICU. Naninigas ang katawan ng babae at pilit na humakbang, papalapit kasama si Nemo. Cassandra, nandito ka na! Tita Florence, ano pong nangyari? Kinakabahang tanong niya at tila mauubusan ng hininga, lalo pa nang makitang may luha sa mga mata nito. Bakit niyo po pinagkakaguluhan ang kwarto ng asawa ko? Napatingin ang lahat sa kanya at lumambot ang ekspresyon nila. Si Aaron, iha. Ano pong nangyari sa kanya? Oh, Diyos ko, huwag naman po sana. Dahan-dahan na hinaplos ng ginang ang kamay niya at mahigpit itong hinawakan. Nagsibagsaka naman ang kanyang mga luha at tila batang iniwan ng kanyang magulang. Hindi pa siya pwedeng mawala. Hindi ko po kakayanin. Nang hihina ang tuhod niya. Bumuka ang labi ng ginang at may sasabihin na sana, ngunit mabilis na kumawala ang babae at pumasok ng ICU. Ayaw niyang marinig mula sa labi ng ginang na wala na si Aaron, kaya pumasok siya upang tingnan ang sitwasyon at gayon na lamang ang paglaki ng kanyang mga mata nang makitang dilat ang mga mata nito at nakaupo sa kama. Oh, Diyos ko! Gising ka na! Huli na nang mapagtanto ng babae na salungat pala sa sitwasyon ang iniisip niya, kaya inilang hakbang niya ang pagitan nila at agad na niyakap ng mahigpit ang kanyang asawa. Ang akala ko mawawala ka na sa amin. Akala ko iniwan mo na kami. Shh! Hindi ko kayo iiwan. Hindi ako papayag. Sinapo nito ang kanyang muka at hinarap. Namiss kita, asawa ko. Mas lalong humagulgol si Cassie. Namiss din kita. Hindi ko kayang mawala ka, Aaron. Please, huwag ka nang umalis. Dahil sa tinura niya ay mahinang natawa si Aaron. Oo na, hinding-hindi na kita iiwan. Huwag ka nang umiyak. Merakulong nagising nga naman si Aaron mula sa aksidente. Nang magising, agad nitong hinanap ang asawa, ngunit nang maalalang tumungo ito ng simbahan upang manalangin, ay tama lamang itong naghintay.
Hindi lang nito inaasahan na aakalain ng asawang patay na siya nang datna na dinudumog ng pamilya. Agad kasing bumisita ang mga Saldivar nang malamang gising na siya at ilan ay naiyak pa sa kagalakan. Iyon ang naabutan kanina ni Cassie. Tumahan ka na. Baka malungkot din yung anak natin sa sinapupunan mo. Hindi naman to iyak ng kalungkutan. Masaya lang ako kasi nagising ka na. Hinagka ni Aaron ang kanyang asawa sa noo at niyakap ito ng mahigpit. Sa pagka-recover ng lalaki ay muling bumalik sa normal ang buhay nila. Nagpatuloy rin sa paghahanap ang mga investigador at hired agents kay Gabriel. Inabot iyon ng mga buwan. Kung ikaw ang nawala, hindi ko ata kakayanin, love. Hindi ko kayang maghintay araw-araw ng balita na hindi alam kung buhay ka pa ba o patay ka na. Humigpit ang yakap sa kanya ni Aaron mula sa kanyang likuran. Kaya siguro, ako ang ipiniling iligtas ng Panginoon dahil alam niyang hindi mo kakayanin. Pumikit siya at dinamdam ang sandaling iyon. Sana makita na si Gabriel. Sana nga. Dahil sobrang nag-aalala na si tita. Pinagmasdan nilang pareho ang pagdaop ng haring araw mula sa balcony. Maya-maya pa ay lumabas ng terasa si Nemo na may daladalang sketchbook. Dinrawing ko po kayo, Mommy, Daddy. Ang galing naman ng anak namin. Hagik-hik nila at nakita ang tatlong taong nakahawak kamay sa guhit nito habang ang ina ay may buhat-buhat na sanggol. Si baby naman po ang binubuhat, Mommy. Hindi na po ako makapaghintay na lumabas na siya. Nagkatinginan ng mag-asawa at pagkatapos ay matamis na ngumiti. Hindi nga sila nagkakamali na inampon si Nemo dahil talaga namang napakabait at bibo ito. Ilang buwan na lang ang hihintayin natin. Lalabas na si baby. Lumipas ang 5 buwan. Dok, nasan po ang asawa ko? Kamusta na siya? Kamusta po ang anak namin? Tila ba sinilaba ng asin ang lalaki dahil sa pabalik-balik nito sa harapan ng delivery room. Madaling araw na nang bigla siyang gisingin ni Cassie dahil sa pagsakit ng tiyan nito, kaya't kulang ang naging tulog niya at dali-dali niya itong isinugod sa hospital. Nanganak ang asawa niya ngunit hindi siya pinayagan sa loob. Tanging sigaw at pag-ire lamang nito ang naririnig niya, kaya tila matalimpa sa kutsilyong yumuyurak iyon sa kanyang puso. Ngumiti ang babaeng doktor sa kanya. Huwag po kayong mag-alala, sir. Ligtas na po si ma'am at congratulations po. Girl ang baby niyo. Napakagandang bata. Yes! Maraming salamat po, Doc. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang kasiyahan. Hindi man kasi binabanggit ng lalaki ngunit umaasa siyang maging babae ang anak nila. Natupad na ang hinihiling ko, Cas. I'm happy. Hinarap niya ang kanyang mga pinsa na kasama rin sa paghihintay sa labas ng kwarto para silang mga high-ranking bodyguards dahil sa kanilang mga porma. Oh, sige na, kumalma ka na. Parang ikaw ang nanganak sa gulo ng buhok mo. Pinagpapawisan ka na, oh. Ani ni Noah. Ganyan din ako noon. Hindi mo maipaliwanag ang kagalakan kaya hindi mo naiisip ang ginagawa mo. Sabat naman ni Matias. Kapapanganak lang din kasi ng asawa nito. Naroon silang lahat maliban sa pinsa na si Gabriel. Isang linggo pa lamang kasi mula nang bumalik ito at may ipinakilala ng asawa kaya naman abala ang mga Saldivar sa paparating na ingranding kasal. Wala si Gabriel dito. Bilib talaga ako sa lalaking yun. Siya ang pinakamabait at hindi babaero sa atin. Pero gulat na gulat ako nang magdala ng babae pagbalik niya. Nanggugulat ang mukong na yun, ah. Inakala pa nating patay na. Nagpanggap lang palang may amnesia. Totoo yan. Pero masaya pa rin ako para sa kanila. Hindi na nga magawang makisali pa ni Aaron sa usapan ng mga ito dahil sa excitement sa kanyang katawan. Nang bumukas ang delivery room, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at pumasok na. Doon nakita niya ang asawang pawisang nakangiti habang hinahaplos ang sanggol sa kanyang dibdib. Oh, bakit pawis na pawis ka? Natatawang tanong ni Cassie. Ngumuso naman si Aaron at nahihiyang umami na halos mamatay na siya sa kaba kanina. Oh, wala.
Namatay kasi yung aircon nila sa labas. Ngumusuri naman si Cassie at pinagdudahan ang sagot niya. Ikaw talaga? Kahit kailan, hindi ka aamin sa kahihiyan mo, no? Napakamot na lamang siya ng batok at lumapit upang makita ang kanyang anak. Nakuha nga nito ang ora ng kanyang ina kaya't galak na galak siya. Pwede ko po ba siyang buhatin, nurse? Oo naman po, sir. Malinis naman po ang baby ninyo. Hindi nagtagal ay dumating din ang mga magulang nilang parehong galak na galak na makita ang apo. Sa paglipas ng buwan ay tuluyan ang napatawad ni Cassie ang kanyang mga magulang at piniling bigyan ito ng pagkakataon. Ngayon ay sinisikap ng mga itong magpakaamat ina sa kanya at dahil may apo na, lolo't lola na rin. Pagkatapos nito, kailangan nyo pang dagdagan ng anak nyo kasi maraming kumpanya ang mamanahin nila mula sa amin. Kahit ilan pa po yan, hindi kami aaatras. Natawa ang lahat dahil sa tugon ni Cassandra sa biro ng kanyang biyanan. Akala ni Cassie dati ay hindi niya magagawang abutin si Aaron, ngunit hindi naman niya alam na siya rin pala ang pilit nitong hinahangad ng palihim. Ang pag-iibigan na dati nagsimula lamang sa pilit at panlilin lang, ngayon ay naging totohanan at nagbunga pa ng magaganda at gwapong mga supling makalipas ang mga taon. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oh, oh. Kaya lagi nang gaabang.